Guys, good afternoon ulit sa inyo. So ngayon magkakaroon tayo ng ano ba sinasabi ko magkakaroon. Meron na naman ako i-share sa inyo at medyo sinisipag tayo. So habang kasi ang nangyayari kasi naghihintay tayo dito sa parking, sayang naman yung oras. So mag-vlog na lang muna tayo kahit explanation lang. Alam ko may matututunan pa rin kahit paano yung makakapanood nito. So ang ating pag-uusapan yung namamalya. Kumbaga cold starting siya. Cold start, tapos ang nangyayaring issue namamalya tapos mamamatay yung makina. So ganito yung naging sitwasyon, no guys, no. Bali merong tayong tinulungan nung mga 3 months ago. So dito sa kapitbahay lang natin. So ang nangyari sabi niya naiwanan lang daw niya na may gitsan linggo, tapos nung i-start na niya i-start siya tapos mamamatay. So ngayon ang i-share ko sa inyo ano ang dapat nating unang gagawin kapag ganun ang sitwasyon natin na matagal nating mga may gitsan linggo tapos hindi na i-start. Siyempre, namamalya siya, tapos mag-i-start siya, re-redondo, tapos mamamalya. So ganito guys, no, kapag ganun ang sitwasyon nyo, yung matagal nyo na hindi nagamit yung sasakyan o mga isang linggo, una, malamig yung makina, yun ang given natin, no. Tapos, possible na, siyempre, nagbagsak ang gasolina, ibig sabihin, natuyo yung gasolina na sa ano sa karburador. Siyempre mahihirapan na mag-circulate yung fuel natin. So yan ang given pag halimbawang mga may gitsan linggo mong hindi ginamit o isang buwan, sabihin na natin pinakamatagal na. So ganitong una yung gagawin, no guys. Mas best buksan niyo yung tanggalin nyo muna yung air filter nya, tapos apakan nyo ng 3 beses or mas the best punta kayo sa carburetor, tapos meron dun yung silenyador. Pag inaapakan nyo yung gas pedal, yun ang gumagalaw. So yung accelerator, pag halimbawang pinaresh nyo yun tapos medyo sumingaw yung gas sa carburetor, so okay na yon. Ibig sabihin pinalalabas lang natin yung fuel sa carburetor, na chinecheck lang natin kung merong gas na pumapasok doon sa o nagpo-produce yung carburetor o naipapump niya, naisasak niya yung papunta sa intake. Kaya ang mangyayari nun, maamoy mo yung gas. Pag mayroon kayong naamoy na gas, okay na yung guys. So ready na yon, na pwede nyo nang i-start. So kaya yung iba, pagkaupo sa upuan ng driver, inaapakan yung gas. Kaso nga lang, ang sa akin, mas the best pa rin na tanggalin nyo muna yung air filter, tapos ipump nyo mga 3. Pag naamoy nyo at mayroong lumabas, may narinig yung sik-sik-sik, ibig sabihin na sumisingaw na yung gas at naamoy nyo, okay na siya noon guys. Ibig sabihin good signs yung carburetor natin. So sa mga kasing hindi nakakaalam, kadalasan ginagawa nila pag ganyang cold start at saka matagal na hindi nagamit yung sasakyan, ang ginagawa, pag umi-start siya, tapos ibabaon yung gas, huwag yung gagawin nyo yung gas, guys. Kasi ang nangyayari nun, nalulunod lang, tapos hindi nagkakaroon ng tamang ratio o yung balance ng air-fuel mixture. So, hindi nagkakaroon ng balance. Kailangan balance yan, guys. So, ang gagawin natin, guys, kung halimbawa naamoy nyo na, balik tayo ulit, ano? Pag naamoy nyo na, ibig sabihin, good signs, okay yung carburetor nyo. Kung sakali namang wala kayong maamoy at pinepress nyo o inaapakan nyo yung gas,
Basta ito guys, yung sinasabi ko, dapat hindi muna naka-on yung ibig sabihin hindi naka-idle or hindi, ibig sabihin hindi naka-switch. Pag wala kayong naamoy, possible na barado yung solenoid. Isang kinakatok lang yung guys eh, para mag-switch, tapos mag-switch on. Ibig sabihin pag nag-switch on, magbubukas yun para dumalo yung fuel natin. So ang pinaka the best, para kung halimbawa wala kayong naamoy na gas kahit pinares nyo or nandun kayo sa carburetor, siling nyo nila dior nyo, wala kayong naamoy na gas, ang gawin nyo guys, i-on switch nyo. Baka kasi nandun yung switch, pag naka-on, mag-switch yung solenoid, magbubukas yun. Tapos i-press nyo lang ng ganon, yung carburetor. Tulak nyo lang, pag may naamoy na kayo, okay na yun. Ready na yun para magkaroon ng combustion. So, kapag nangyari ganon guys, no, halimbawa namamalya, tapos, mga ilang segundo lang mamatay na siya. Ang gawin nyo guys, kasi ang nangyayari, kaya namamalya siya, una cold start. Tapos ginagas nyo ng todo-todo. So kasi kailangan yan guys, kaya isang cost na namamaya dahil cold start. Ibig sabihin, malamig pa yung makina. Pag nire-redondo nyo o nire-revolution nyo, talagang mamamatay siya. Kasi nasosobrahan siya ng air fuel mixture, parang hindi nagbabalanse at saka malamig yung makina. Kailangan yan uminit muna para pag niredondo nyo, mag-revolution na siya ng tama. So ibig ko sabihin, ewan ko baka nakapaliwanag ko ng maayos, ibig sabihin pag alimbawang ganun na nangyari, apakan nyo lang ng konti, hayaan nyo lang ng uminit ng yung makina kung saan lang siya hindi mamamatay yung makina. So halimbawa, namamalya, pero umi-start, pero namamalya lang, tas cold start, ibig sabihin matagal hindi ginamit, apakan nyo lang ng kote hanggang hayaan kung saan lang siya, na hindi mamamatay yung makina. Yung apak lang na hindi mamamatay yung makina, huwag nyo ito todo. So, yun ang discarded doon guys. Pag namamalya yung makina, cold start, matagal na hindi ginamit, buksan yung air filter, tanggalin yung air filter, tapos i-start nyo. Pag umi-start na siya, hapakan nyo lang ng konti, yung sakto lang na hindi mamamatay yung makina, tapos painitin nyo lang ng painitin mga ilang minuto. Pag naramdaman nyo medyo mainit na, pwede kayo mag-adjust ng apak. So dahan-dahan lang, tapos hanggang sa maapakan nyo na ng todo na hindi na siya mamamatay yung makina. So sa umpisa guys, ganun gagawin nyo. Sa halimbawa matagal nyo hindi ginamit yung sasakyan, best strategy, ganun ang gagawin nyo, best technique, na apakan nyo lang ng konti kung saan hindi mamamatay yung makina naka-idle. Basta naka-idle lang, hindi tumatakbo, painitin nyo lang muna yung makina. Kasi maraming ganyan nangyayari eh. Tatawag ng mekaniko, sabihin namamalya, ayaw mi-start, kasi nalulunod na nga guys eh, nalulunod na. Pero kung alam nyo yung ganitong technique, palimbawa matagal nyo hindi ginamit, ini-start nyo siya, tapos pag niredondo nyo, mamamatay yung makina. Hanggang sa in-start nyo ulit, hanggang sa ahin ng umi-start, puro redondo na lang. Kasi nalunod guys eh. So, yun ang may sasuggest ko sa mga baguhan at hindi nakakaalam. Sineshare ko ito dahil very effective to. Madalas ito ang nangyayari sa mga hindi nakakaalam. So, alam ba, matagal na hindi ginamit, ulit-ulitin ko. Matagal na hindi ginamit, pero umi-start naman, palyado, tapos mamamatay ang makina. Tapos ang mangyayari, ayaw ng puro redondo na lang, ayaw ng umistart yung makina. So ang gagawin nyo guys, medyo ipahinga nyo lang ng konti, tapos pag umistart uli, apakan nyo lang ng konti yung silinyator kung saan hindi siya mamatay. Kasi pupugak-pugak yan guys eh, bukbok-bok-bok-bok gumaganon pag sobra yung apak. Pero yung apak lang na hindi siya mamamatay, okay na yun hanggang sa uminit yung makina. Tapos dahan-dahan nyo lang mag-adjust ng apak ulit. So yun lang muna guys ang may share ko sa inyo sa mga mayroong lumang sasakyan na namamalya tapos namamatay. Yun lang muna guys, salamat muli sa Diyos. Sana naipaliwanag ko ng maayos. See you on my next video.